Halos 6 na linggo na simula nang isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ng buong lungsod ng Puerto Princesa. Naging mahigpit sa unang linggo ng pagpapatupad pero kalaunan ay nagkaroon ng mas maluwag na panuntunan. Kaya para kay Jonathan, tila hindi na niya ramdam ang pagpapatupad ng MECQ sa ngayon. Normal na kasi umano ang galaw ng tao kung ikukumpara nung wala pa sa MECQ ang Puerto Princesa. Parang normal na lang eh. Normal na lang rin. Kasi ang dami na nag-open eh. Dami na rin opening ng ano, pati yung sa trabaho. Pansin din ni Tolich ang mas maluwag na pagpapatupad niya ng MECQ sa lungsod. Pero para sa kanya, ay maayos pa rin na naipapatupad ng city government ang MECQ. Lalo na't napansin nito na tila naging mas maingat ang publiko upang hindi magkasakit. Sa galaw ng tao, parang kumbaga nakapag-adapt na ang community natin. Kahit MECQ, but pinipilit ng community na isurvive yung pang-araw-araw nating pamumuhay. But sa nakikita ko, halos lahat naka-face mask. Talagang mas naging compliant yung community, yung mga tao. Kahit na sa mga sulok-sulok na barangay, talagang naka-face mask po sila. Samantala, patuloy na bumababa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Base sa pinakahuling tala ng Incident Management Team kahapon, ay 41 ang naidagdag sa aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad na mga nagpositibo sa isinagawang antigen at RT-PCR test. Ayon sa IMT, hindi na umano punuan ang mga isolation at quarantine facilities ngayon sa lungsod. Kung dati umano ay kinakailangan nila ng higit sa 10 pasilidad, sa ngayon ay nasa 6 lang ang kanilang ginagamit. Actually, yung ating quarantine facilities dati is nasa, I think, 11 or 12, ano? Right now, down to 6 na lang ang facility natin ginagamit ngayon. And then nakikita na natin ngayon yung halos lahat na nagpa-positive sa atin. Pero kung kumonti na ang nadadala sa isolation facilities ng lungsod, ay punuan pa rin daw ang mga ospital. Yung ospital, parang hindi siya nagbabago. Kasi ang ano, capacity niyang ginagamit, nasa tumatakbo ng 90 to 95% ang kanyang mga gamit ng mga ospital. Kasi nga, yun ay dinadalahan ng mga severe at saka ng mga critical. Ayon sa IMT, hindi ibig sabihin na bumababa ang aktibong kaso ng COVID sa syudad ay magpapakampante na ang mga tao. Nananatili pa rin umano ang COVID-19, kaya't paalala nila na magpatuloy sa pagsunod sa kanilang mga ipinatutupad na panuntunan. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.